Michael, kamusta na ang preparasyon para sa national vaccination? Zen, all systems go na dito sa mall na ito sa Ermita, Maynila, na isa sa mga magsisilbing vaccination site sa bayanihan, bakunahan na magsisimula bukas. Bukod dito sa parteng ito ng second floor ng mall ay pinag-uusapan din gamitin yung cinema area sakaling hindi kayanin yung dagsa ng mga tao sa tatlong araw na vaccination days. Gusto na rin magpabakuna ni Lola Teresita. Aminado siyang nangangamba sa COVID-19, lalo't may iba-iba siyang sakit. So, limitado yung pwede niyong puntahan kasi hindi pa kayo vaccinated. Ayaw kasi ng anak ko eh. Kayo po bakit? Siyempre, marami akong nararamdaman. Kabilang si Lola Teresita sa 3 milyong senior citizen na hindi pa nababakunahan na gusto pang abutin ng pamahalaan sa isasagawang bakunahan, bayanihan, National COVID-19 Vaccination Days simula bukas November 29 hanggang Miyerkules. Nakatutok na kami sa mga seniors na talagang gusto namin talaga na halos lahat ay mabakunahan. For as long as we were able to protect the seniors and the comorbids, we were able to control yung tinatawag natin yung pandemic outbreak na magkaroon tayo ng excessive death at saka tinatawag nating overwhelming of the healthcare system. Higit 11,000 vaccination sites ang nakalatag sa buong bansa para mabakunahan ang target na 9 na milyon. Sa Maynila, 75 vaccination sites ang magiging operational kabilang ang sa mga mall, ospital, eskwelahan at health center. Sa ngayon, walk-in, pwede na. Nag-walk-in lang tayo ngayon. Well-managed naman, even the manpower, nakanda naman, even the supply of vaccine. Sa Quezon City, gagamitin ang 7 mall at 7 fast food chain sa bakunahan. Tutulong rin ang pulisya, mga bumbero, mga medical group, religious group at pribadong kumpanya. Collectively, no, our target is to vaccinate around 30 to 50,000 people in our vaccination drive. But this is a mix of first dose and booster shots. Puspusan din ang pangungumbinsi sa ilang munisipalidad sa mga hindi pa bakunado. Ang ginagawa namin, yung mga nagtatago kung ayaw, sabi namin, hindi na sila makakapunta sa bayan pa o hindi na sila makalabas sa kanilang barangay kung ayaw nila magpapakuna. So lahat yung pang-counter namin sa mga ibang paniwala. Nasa 35 million ang fully vaccinated sa bansa o 31% ang populasyon, habang 45 million o 40% ang mga may initial dose. 54 million ang target mabakunahan ng pamahalaan bago matapos ang taon, sa pamamagitan na rin ng ikalawang serya ng vaccination day sa December 15 hanggang 17. Ang senior citizen ay 40% pa ang hindi nababakunahan. Ang hindi nakakatanggap ng unang bakuna ay 70 million pa. Ang bata, 3 milyon pa lang ang nababakunahan. Hinihimok ng pamahalaan ang publiko na magpabakuna na, lalo't may banta ng bagong variant ng COVID-19 na Omicron. Tumataas na ang kaso ng Omicron sa buong Europe at kailangan maprotektahan natin itong vulnerable sector ng A1, A2, and A3. So nakikita naman natin, wala pa naman tayo yung tiyatawag na datos na konkreto kung ano yung magiging parang effect ng Omicron sa ating pagbabakuna. Zen, dito sa Maynila, tinatanggap, binabakunahan kahit hindi residente ng lungsod, basta magpaparehistro sa Manila COVID-19 vaccine.ph para magkaroon ng record. Samantala, timing din ngayong araw ang pagdating ng 547,000 doses ng AstraZeneca vaccine na donasyon ng gobyerno ng Poland dito sa Pilipinas. Balik sa iyo, Zen. Maraming salamat, Michael Delizo.